God day sa inyo mga katiktik. Ngayon may bago tayong video mga katiktik. Kung ikaw ay namang problema dahil maiksi yung wire ng mouse nyo at malayo yung PC doon sa paglalagyan nyo ng mouse, well, bagay ito sa inyo mga katiktik. Kung may mouse kayo mga katiktik, putulin nyo yung wire nyan mga katiktik. Katulad nito, bago pa yan mga katiktik pero pinutol ko na yung wire. So susundan nyo lang yung step by step para di kayo magkamali mga katiktik. At ang gamit na gagamitin natin na pangdugtong sa wire mga katiktik is yan, gagamit tayo ng charger connector. Yan po yung mga katiktik, yung brand nun mga katiktik, puputulin natin dulo-dulo. Ang brand nun is Babin. So titingnan natin mga katiktik, yan po yung idudugtong natin. Yan po, putulin natin yung dulo-dulo nun, yung sa USB data cable. So yan, ayun, luma na po yung USB data cable. Pero gumagana pa naman, kaya ito ngayon, idudugtong natin siya dito pareho para humaba yung wire natin. So kung ganyan din problema nyo, medyo malayo yung PC nyo, dugtungan nyo mga katiktik katulad nito ginagawa ko. Yan, gaganyanin natin. Gagamit lang tayo ng cutter blade, kahit anong cutter blade, basta mabalatan lang natin yung data cable. So kung pareho kayo ng sitwasyon dito mga katiktik, eh bagay na bagay po to sa inyo. Panoorin nyo hanggang dulo. Siya po ay tested na mga katiktik. Wala nang tester, tested na talaga. So may ano naman yan mga katiktik eh. Mapapansin nyo mga katiktik, may mga color naman po yan, kaya malabong magkamali tayo dyan. So balatan lang natin, ipapabilisan lang natin yung video kasi ang haba-haba pag di binibilisan eh. Ayan. So dito din sa kabila mga katiktik, ganun din. So yung mga wire na yan mga katiktik, babalatan din natin yung mga dulo. Tapos yan na po yung pagdudugtong. So bago natin siya ano mamaya mga katiktik, electrical, kailangan i-testing muna natin kung gagana. O yan, panoorin yung mga katiktik. Basic na basic lang yung gagawin natin. So sana i-like nyo yung video ko mga katiktik. Pinaghirapan ko yung gawin mga katiktik. Yan, babalatan lang po lahat ng wire dyan mga katiktik, lahat ng dulo, pati doon sa mouse. So ipapass forward lang natin mga katiktik para hindi maubos yung 10 minutes natin. 10 minutes allotted time to make this video mga katiktik. Ayan, pagdudugtong lang natin. So yun po ang result. Nabalata na po lahat ng dulo. Ayan. So gagamit lang tayo ng electrical tape mga katiktik at siyempre yung bagong lead natin na galing pa sa tindahan. Yun po yung gagamitin natin. Hihinangin po natin siya mga katiktik. Ayan. Yan po mga katiktik, high quality solder wire. Yan po yung ginagamit natin sa paghihinang ng mga cellphone. At siyempre pati dito mga katiktik, kailangan din natin yan. So yung mga katiktik, idudugtong na lang natin. May mga color naman po yan, kaya di kayo maliligaw kung saan dyan paano may dugtong. Yung galing sa mouse at galing sa yung USB data cable. Yung pagdidikit-dikit natin, pagdugtong color by color yan mga katiktik. May mga color. Pati yung loob ng mouse, kapag inupit nyo yun mga katiktik, pinutol, may color din po yun. Kailangan natin to i-upload para kung sino yung may maiksing mouse na wire sa mouse o malayo yung PC, pwede nyo din tong gawin. O kahit sa keyboard, pwede rin. Pero kung medyo mayaman kayo mga katiktik, mayroon kayong Bluetooth mouse, mas maganda kasi wala na po siyang wired. Ito kasi mga katiktik, pang mahirap lang to eh. Pang mahirap, kaya pagtsatsaga tayo sa pagdugtong ng ating mga mouse. Kahit isang kilometro siguro, gagana pa rin siguro to mga katiktik. Nga natin, lapit na madugtong mga katiktik. Tapos bago natin yan hinangin mga katiktik, saksak natin mouse. Ayan, working po siya mga katiktik, umiilaw.
at gumagalaw po sa PC natin. Ayan. Mila siya gumagalaw. So pag patuloy natin yung ginagawa natin, ibig sabihin connected na po lahat ng lines noon mga katiktik. Ayan, hihinangin na po natin yan para medyo matibay naman mga katiktik. Hinangin natin yan lahat. Okay, nalapit na yan mga katiktik. Bago kasi yung solder wire mga katiktik, kaya ano, nanibago din ang magamit. Kailangan lang talaga malagyan ng soldering wire. Susoldahin lang natin mga katiktik para matibay. Parang hindi siya basta-basta mapuputol. Para masira man yung wire, hindi po doon sa pinagdugtungan natin, sa ibang part na po siya. Okay, antay-antay lang tayo mga katiktik. At mahinang din po natin lahat yan. Lalagyan na natin siya ng electrical tape. Ayan, electrical tape po yun. So sa akin, ginanito ko po siyang lagay. Make sure lang mga tiktik na hindi po siya magkakadikit doon sa kabila, kasi magkakaroon po siya ng shortage. So ang ginagawa natin, ganyan yung style, para sigurado na hindi po magdidikit mga katiktik. Kukover mo muna sa kabila bago yung papatong mong kabila mga katiktik. Putulin lang natin mga tiktik. Ganyan lang kasimple. Ayan mga katiktik, malapit na. Kunting galaw na lang. Tapos lalagyan natin siya mamaya ng scotch tape. So may mga video po ako dyan mga katiktik about sa tutorial ng cellphone natin mga katiktik. Naway panoorin nyo din, bisitahin nyo yung ibang yung video. Sisilipin nyo lang mga tiktik, kunting idea lang. Ito mga tiktik, idea lang din to mga tiktik, na pwede din pala idugtong yung mouse natin kapag malayo yung PC nyo. So pwede nyo tong i-try. Huwag kayong matakot mga tiktik na masira yung bagong bilin yung mouse. Hindi po yan masisira, basta madudugtong nyo lang. Ayan. So okay na yan. Lalagyan pa natin ng scotch tape mga katiktik para matibay. So titibayan natin yan para hindi ano, hindi malalagot. Lalagot ng mahuhugot. Ayan mga katiktik, lagyan natin yan. So mahirap yan pagka nahugot kasi. Kaya kailangan natin dyan ng scotch tape. So kuha lang tayo scotch tape, lagay natin sa gitnang bahagi ng ating pinagdugtungan. Magtitipid kasi ako sa electrical tape mga katiktik, kasi wala talagang repair sa ngayon mga katiktik. Kaya ang ginawa ko, dinugtong ko na lang yung mouse ko para may magawa. At kung siguro nakaranas ng ibang katiktik dyan, pwede nyo rin gawin kapag wala na kayong customer o wala talaga matumal talaga ka mga katiktik. Ito na lang gawin nyo. So pabalagbag naman para sigurado mga katiktik na hindi po siya talaga mahuhugot basta-basta. So kung ganyan yung dikit nyo, sinunod nyo yan, di talaga mahugot basta-basta yan. Sobrang tiba yan, parang walang dugtong yan pagka natapos na. Ayan mga katiktik. So sa tapos nyan, sa kabila naman tayo mga katiktik, ha, panoorin yung mga katiktik ano nyan natin, o hatakin natin, o tibay tibay na yan mga katiktik. Tested na po yan. So kabila na naman, gagawin natin i-make fast forward lang natin konti mga katiktik para hindi masyado mahirapan. Pass forward lang natin sa kabilang bahagi ng pagdugtong para matapos na agad tong video na to mga katiktik. At kung nakarating ka dito, maraming salamat sa iyo kaibigang katiktik. Pinanood mo yung whole video ko. So, naway i-like mo na lang din kahit ganyan lang yan. Napakatibay. Sing tibay ng ano yan, bato.
iba talaga ang magawa. Ngayon, ititesting na natin mga tiktik. Saksak natin. Saksak natin dito sa USB. Ayan po, umiilaw na po siya. And then, tingnan natin dito sa desktop natin mga tiktik. So, ayan po siya. Gumagalaw po siya mga tiktik while moving our mouse. So, ayan o, gumagalaw po mga tiktik. So, yun lang po ang ibinabahagi ko sa ngayon mga katiktik. Abangan nyo na lang yung cellphone tutorial ko at iba pang magagawa ko sa video ko sa channel ko mga katiktik. Abangan nyo yun kasi meron tayong kalokohan. Ah, kalokohan. Gagawin doon na ibang tutorial. So, yun lang ang may bahagi ko dito mga katiktik. Ngayon o, mahaba na po talaga yung mouse natin. Ayan. May extension na po siya mga katiktik. Ayan o. Dalawang dipa na yan mga katiktik yung wire niyan. Kaya kahit malayo yung PC ko mga katiktik, okay lang. Salamat.